hirap na hirap niya ako. Hindi ko di kaya. Hayaan niyong tapusin ko ito. Sumikat siya sa paggawa ng mga aksyong pelikula. Nakilala bilang isang mahusay na character actor. Ngunit nasilaw siya sa mapanlinlang na kinang ng mundo ng showbiz. Nalulong sa droga, napabayaan ang sariling pamilya, at sa bandang huli, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni John Regala. Kailangan ako umalis ng lola. Maintindihan mo sana ako. Saan na po kayo pupunta? Kailangan ng mamahinga ng lola. Sino na po mag-aalaga sa akin pag wala na po kayo? Huwag ka mag-alala. Darating ang mama mo. Ayaw mo ba nun? Siya na mag-aalaga sa'yo? Ayoko po. Gusto ko po kayo para mag-aalaga sa'kin. Huwag ka mag-alala. Kahit wala ng lola, susubaybayan pa rin kita. Maintindihan mo. Kung isasama kita, hindi rin kita maalagaan kasi wala akong trabaho. Kaya mas makakabuti kung dito ka ng mundo sa mga kamag-anak natin. Makakala ko po ba nakahanap na kayo ng trabaho? Oo, pero sa malayong probinsya. At hindi rin ako sigurado kung magiging maganda ang trabaho ko doon. Baka mahirapan ka lang kung sasama kita. Huwag kang mag-alala, anak. Nadalaw ako sa'yo dito buwan-buwan. At saka, haalagaan ka naman nila eh. Huwag ka nang malungkot, ha? Huwag ka nang malungkot. Ate, ikaw na bahala sa anak ko. O sige, huwag mong alalahanin yan. Magiging maayos yan dito. Salamat, nana. Abay ka. Abay ka na. Alis na ako, ate. Halika na. Ihatid na kita sa labas. Sa pagpanaw ng lolang nagpalaki sa kanya, tila ba nawala ng direksyon ang buhay ni John? Dahil hindi siya maalagaan ang sariling ina, tiniis ni John ang pakikipisan sa mga kamag-anak. Dito'y dumana siya ng matinding hirap.
Itigil mo nga muna yan. Bigyan mo kami ng maiinom. Anong tinitingin-tingin mo? Mamaya ka pa kakain. At iba ang kakainin mo. Yung natirang lugaw kanina, initin mo. Yun ang kakainin mo. Sige na, bumalik ka na. Ay, sandali, sandali. Pagkakain mo, ha? Hugasan mo lahat ng plato. Sige na. Michi, bigyan mo nga itong ulo. Okay, Mega? Sige, dali. Mukhang kulang yung kinakain mo ito, eh. Naku, nagustuhan. Ang cute-cute naman ng alaga ko talaga, oh. Itsura mo. Anong nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Magsalita ka. Nagkasakit ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Ay, ay, kulitin na po ako. Ay, okay lang po kahit mahirap tayo. Basta kunin niyo na po ako, Nay. Nay, sige na po, Nay. Kunin niyo na po ako. Nay, kunin niyo na po ako. Ayoko na po dito. Okay lang kahit mahirap tayo. Sumama si John sa kanyang ina. Kahit na nga ba walang katiyakan na mabibigyan siya nito ng disenteng buhay. Anak, dito muna tayo, ha? Eh, pagpasensyahan mo muna ito, ha? Opo, Nay. O sige, maupo ka muna habang magluluto ako ng makakain natin. Nay? Nay? Pwede na po ba ako mag-aral? 8 taon na po kasi ako eh. Hindi pa po ako nakakapasok sa eskwela. Ay, wala pa tayong pera, anak. Pero pag nakahanap ako ng bagong trabaho, ipapasok kita agad. Sige po, Nay. Kasi po, naiinggit na po ako dun sa ibang bata na pumapasok sa eskwela eh. Nay? 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 Nay, pasensya na po. Nay, hindi naman ako nagmamadali eh. Kung nahihirapan po kayo, kahit hindi na lang po ako mag-aral, tutulungan ko na lang po kayo. Hindi, anak. Hindi. Ako nga nahihiya sa'yo eh. Pero huwag mo na akong alalahanin. Kakayanin ko lahat. Para sa kinamukasan mo, anak, kakayanin ko. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Gusto niyo po, tulungan ko po kayo. Tulong? Baka pag nakawan mo pa ako. Hindi po, hindi ko po gagawin yun. Aber, anong tulong ang gagawin mo sa akin? Maghuhugas po akong plato.
Maglilinis po ako ng napagkainan. Ano namang kapalit ang hihingin mo sa gagawin mong tulong sa akin? Bigyan niyo na lang po kami ng nanay ko ng ulam. Ah, sige. Pero ito ang gawin natin, ha? Bagamat kontento na si John sa piling ng kanyang ina, hangad pa rin niyang makita ang tunay na ama. Ang galing naman ng anak ko. Buhak na ba? Marunong nang maghanap buhay. Ang bait nga po ni Mang Cardo, eh. Pag wala po akong ginagawa, pinapayagan po niya ako makipaglaro niyo sa mga anak niya. Nay, sino nga po pa na tatay ko? Nay, totoo po ba yung sabi ng lola na artista po daw yung tatay ko? Pati nga po daw kayo, eh. Oo, pero hindi ako sinuwerte. Eh, Nay, bakit po kaya hindi na lang tayo humingi ng tulong kay Itay? Anak, huwag mo nang asahan. Baka masaktan ka pa. Nay, subukan lang po natin. Ano pong malay nyo, baka gusto rin po niya ako makita. Sige na, kumain ka na. Dadating tayo dyan. Gusto ka raw makausap ng anak mo. Hello? Tay? Nagkakamali yata ang nanay mo eh. Ang tatay mo, komedyante ha? Hindi ako, tatandaan nyo yan. Kaya kayo, bakit ulit tatawag dito? Pakausap nga ulit sa nanay mo. Anong sinabi mo sa anak mo? Anong nasisiraan? Ikaw ang mahiya sa sarili mo. Maawa ka naman sa bata. Gusto ko lamang niya makita eh. Ikaw ang makapalang mukha. Sarili mo anak, pinagtataguan mo pa. Anong klase kang tao? Tapos makaranas ng matinding kahirapan. Bahagyang guminhawa ang buhay ni John na makapagtrabaho ang kanyang ina bilang manager ng isang club. Sabay nito'y nagkaroon din si John ng kapatid na lalaki na naging malapit sa kanya. At pagkaraan pa ng ilang taon, nakapagtapos din si John ng high school. Bakit naman may sumabog doon? Wala pa yung tao. Eh, direk, napindot kayo. Pasensya na po. Napindot. Nasasayang ang ano natin. Okay ba dyan? O tayo. Ulitin natin. Direk, kasali na ba ako dyan? Hindi, hindi ka pa kailangan dito. Direk, kasi kagabi pa ako nandito. Ano ngayon? Eh, extra ka lang dito. Ha? Aba, eh, kung ayaw mo, umuwi ka na lang. Marami naman ang papalit sa'yo dyan eh. Sige, oh, maghintay na lang ako. Oh, ano? Dalian nyo na! Ayusin yan, ha? Bakit naman kasi? Dito, no? Pasensya na, direk. Pasensya na. Yung ilaw, yung... Ayan na! Wala na sayang ang araw niyan, eh! Grabe! 24 oras kami. 100 lang ang talent ko. Naubusan tuloy ako ng pagkain. Kaya ito, gutom na gutom ho ako. Ay, naku anak, ganyan talaga pag nag-uumpisa ka pa lang. Kaya ako, hindi ako tumagal. Di bale, kuya. Pagsikat ka na, malaki na ang bayad sa'yo. May mag-aasikaso pa sa'yo, kasi may alalay ka na. Eh, ano naman papel mo? Eh, di ako pa rin yung manager mo, di ba? Akala ko ba ikaw yung presidente ng fans club ko? Ako rin yun, di ba, Nay? Tsaka, kuya, bakit di mo subukan sa Dots Entertainment? Di ba uso yun ngayon? Para palagi ka rin naman mapapanood sa TV.
Mas mabilis kang sisigat dun. Aba, galing ng manager ko ah. May plano na agad sa karir ko. Kamusta eskwela mo? Ay nako, nagre-reklamo ang mga teachers niya. Masyado raw malikot. Malikot ka pala ah. Malikot ka pala ha? Tama na yan. Kumain muna kayo. Malaking oportunidad noon na makapasok sa That's Entertainment. Kaya lakas loob na nagpresenta si John kay Kuya Germs. Kuya Germs. Oo. Oh. Sandali lang po. Ako. Meron nagmamadali ako eh. Sige na po. Ano yun? Salin nyo na po ako sa That's. Sige na po. Ikaw naman, oh, ang kulit mo. Alam mo, sa totoo lang, halos araw-araw ang mami mo nagpupunta rito, nakikiusap sa akin. Pero wala pa akong magagawa eh. Ang daming member eh. Sige na po, kahit wala pong sweldo. Eh, anong wala sweldo? Hindi pwede yun, ano? Kahit, bawal yun. Kahit exposure na lang po. Exposure? Uy, araw-araw maglakad ka lang dito, ma-expose ka na eh. Germs naman eh, hindi naman po ako nakikipagbiruan. Sige na po, pangarap ko po talagang mapasok sa DATS eh. Pangarap mo? Opo. Maging member? Opo, sige na po, please. Inoon ko naman. Ang kulit mo. Sige na po, marunong naman po akong mag-drama, mag-comedy, mag-action po. Oh, eh, sumayaw, parehong kaliwayang ka-iyapa mo. Sige na po, basta po, sali po ako sa DATS. Basta po, sali ako. Sige na nga! Naku! Kulit! Sige, kasali ka na! Ano? Nay! Nanay! Ay, magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Ingat ho kayo. Nay! Nakausap ko si Kuya Germs. Sabi niya, nakuha na daw ako sa That's Entertainment. Tapos, ayun, basta sabi niya may potential daw ho ako. Nay, anong nangyari? Nay, bakit ho? Anong nangyari? John, ang kapatid mo sa kasaan. Patay na siya. Kala ko ba ikaw yung presidente ng fans club ko? Ako rin yun! Di ba, Nay? Numero unong tagahanga ni John ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya't sa pagkamatay nito, lalo pang nagsumikap si John sa larangan ng pag-aartista. Sinuwerte naman siyang makapasok sa That's Entertainment. Kaya't unti-unti rin siyang nagkapangalan sa showbiz. Dito rin nakilala ni John ang mga taong tumulong at nagmahal sa kanya. Kadilang na ang isang sikat na hairdresser. Kor, konti na lang. Ayan, Botchok. Mas presentable na ang itsura mo. Mukha ka ng artista. Maraming salamat, Botchok. Sobra-sobra na naitulong mo sa akin. Nako, kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin,
Alam mo ang gagawin mo? Pagbutihin mo lagi, galingan mo, acting mo, nang mabilib sa'yo ang tao at kukunin ka lagi sa mga project. Ganun naman ang ginagawa ko eh, di ba? Ginagalingan ko, hindi para sa sarili ko. Para doon sa mga taong naniniwala sa akin. Katulad mo, balang araw, makakaganti rin sa kabutihan mo. Naku, ang tumulong sa'yo eh, kaligayahan ko na. Hindi ako mahanap ng kapalit, ano? Alam mo, kung naging babae ka lang, pakakasalan kita. Sus? Di nagtika. Nagbunga rin ang pagsisikap ni John. Nagkasunod-sunod ang mga pelikulang nilabasan niya. And the 1995 Star Wars Movie Supporting Actor of the Year is... John Regala. At ang pinakamahusay na pangalawang aktor ay si... John Regala. Lalo pang nadagdagan ang tagumpay ni John nang manalo siya ng acting award. Ngunit ang lubos na nagpaligaya kay John ay nang makilala niya si Ao. Nagsama sila at nagkaroon ng isang anak. Kompleto na sana ang buhay ni John. Pero kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagpasok ng isang bisyo na sisira sa kanyang career at pamilya. Arigato, Tadriti! Come to Papa! Magaling bata! Okay. Ikaw na ang magsarado ng gate. Para mo na yung gate. Diyan pala kayo, ha? Bakit? Nagsiseta pa sila rin eh. Nababagot ako eh. Iiwan niyo kasi ako eh. Ano ba ginagawa niyo dyan? Nagbabato. Laban sa puyat! Gusto mo? Okay ba yun? Ikaw naman parang... Subukan mo, halika! Tara! Turuan mo nga siya! Madali lang to, galing siya ron, ay nakapit siya. Asan na si John? Sandali lang ako, tatawagin ko. Tatawagin niyo nang makapagsimula tayo. Sige. Sir John, tawag na kayo ni Direk. Sige, susunod na. Ito lang ba gagawin natin? O John, ganito gagawin natin, ha? Tatakbo ka ron, ahabulin ka ng mga ano, aabutan ka nila. Tatakbo na naman, Direk. Wala na ba tayong gagawin dito, Direk, kundi magtakbuhan ng magtakbuhan? Ayun yun pa talagang gumastos ng producer natin. Eh, wala tayong magagawa. Eh. Kapos ang budget natin ngayon. Direk, kapos ang budget? Ba't nag-produce pa kayo? Di ba? Ba't mag-produce pa sila? Diyos ko, Direk, paano ang karir ko? Di ba? Ang tagal kong pinaghirapan to. Wala tayong magagawa eh. Meron, Direk. Meron eh. Basta magmalasakit ka lang eh. Alam mo kung di kumita to, Direk, patay ka rin eh. Wala ka rin magiging trabaho. Kaya pagantayin natin to. Tinawaran na nila talent pick, oh. Ha? Ano ba igastos naman nila sa pelikula? Eh, yun ang utos ng producer. Baka mapagalitan tayo. Ah, ganun ba, Direk? Mas may malasakit ka ron. Eh, di ko na lang umarte doon. Kaya mo naman yata, eh. Wala tayong magagawa. Talagang yun ang ano, kailangan natin gawin. O, eh. Kaya nga, ikaw nga umarte doon. Kulit mo naman, Direk. Ikaw nga umarte doon. Di ba? Tapos, tapos ang usapan. Doon ka sa producer mo. Di ba? Titingin-tingin nyo. Okay nyo, nakasyabo na naman ako. Tuluyan ang nalulong si John sa impluensya ng droga. John? Ano kanina pa tumatawag yung production sa'yo? Dahil pa kukunos eh, ba't kang mali sa shoot? Lobat ako. Babayaan mo sila mag-itay, pwede? At huwag mo muna ako istopin, ha? Oh my God, hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Kung hindi ka natutulog, parati ka na lang late? Shut up! Bumabatak ako, okay? You have to stop it! Ibababoy yan dito! Tatap
ko na to. Isa! Itatapon ko na to dyan! Ibaba mo yan dito! Pumunta na siya sa States. Iniwan na kayo ng anak mo. Wala nangyayari sa karir ko. Puro na lang ako support. Alam mo, Bochok, dapat nga magpasalamat ka pa. Kahit support, may dumarating. Hindi ka nawawala ng offer. Bochok, may naipon ako. At kung kukulangin pa yon, isasanla ko yung bahay ko, pati yung bahay ng asawa ko. Then, magpuproduce ako. Ako magdidirect. At ako rin ang artista. Alam mo ba ang sinasabi mo? Paano kumalugi ka? Ang dami nalulugi dyan. At saka, hindi mo yata ito sinasabi sa manager mo. Eh, magagalit yun. Wala siyang pakialam. Ni hindi niya nga inaalagaan ang karir ko eh. At doon sa sinasabi mo malulugi, malabo yun. Marami na akong ginawang pelikula na ako ang bida. Lahat yung kumita. Bochak, marami akong taga-suporta. Alam ko, tatabo ito sa takilya. Ay, nako. Nawawalan ka na ng tiwala sa akin? Hindi. Kung yan ang gusto mo, sige. Ituloy mo. Susuportahan ka namin. Pero wag na wag mong sasabihin na hindi kita pinagsabihan. Itinuloy ni John ang pagpuproduce ng sarili niyang pelikula. Dahil dito, naibenta niya ang halos lahat ng ari-arian, pati na rin ang ari-arian ng kanyang asawang si Victoria. Sa kasamaang palad, hindi na ibalik ng pelikula ang kanyang puhunan. Ito na ang simula ng pagbagsak ni John. Manager mo ako. Hindi mo man lamang sinabi sa akin. Ni hindi ka man lamang humingi sa akin advice, magpo-produce ka pala ng pelikula. Ano ba ang papel ko sa karir mo? Ha? Tapos tignan mong ginawa mo. Nagsangla ka ng bahay, halos na ibenta mo yata, wala ka na ako dahil niloko ka. At pagkatapos, ano itong narinig ko? Nakikipag-usap ka sa ibang manager dahil gusto mo i-manage kanila. Iniinsulto mo ba ako? Kung magsalita ka, akala mo may malasakit ka sa karir ko. Oo, nag-produce ako ng pelikula para umusad ang karir ko. Dahil magmula nung hawakan mo ko, puro suporta kontra bida ang nagiging papel ko. Mabuti pa nung iba nagmamanage sa akin eh. Nagbibida ko, mataas ang talent fee ko. Pero hindi ka nawawala ng project sa akin, di ba? No. Mabenta ka bilang kontrabida ngayon. Kaya yun ang binibigay ko sa'yo. Dahil dun mo ako gustong ilagay. Dahil takot na takot ka na masapawan ko ang pinakamamahal mong alaga. Di ba? Alam mo, kaya kong gampanan lahat ng papel. Magaling akong artista! Oo, magaling ka ng artista. Pero ano? Lagi kang nawawala sa set. Parati kang late. O di kaya hindi matagpuan. Ako lagi sumasalo sa'yo eh. Kumikita ka naman eh. Eh so? Alam mo, dapat mong tigilan. Yan pagdodroga mo! Yun na lang ba ang ayaw niyo ipambuta sa akin, pagdodroga ko? Alam na ng buong bayan niya, nagdodroga ako! Pero hindi ako katulad ninyo na manggagamit kayo ng tao! Ewan ko sa'yo dyan. Pero kung hindi ka magbabago, mawawala lahat ng pinundar mo, mawawala pati mga mahal mo sa buhay. Maliban na lang kung gagawa mo ng paraan ng kalokohan mong yan. At simula ngayon,
wala nang kukuha sa'yo. Sinong tinakot mo ako? Gawin mo na lahat ng paraan na alam mo para bumagsak ang karir ko! Gamitin mo na lahat ng koleksyon mo! Para mawalan ako ng pelikula, sige! Pero isa lang ang tinitiya ko sa'yo! Hindi ako luluod at magmamakaawa! Magaling akong artista! Matapos malugi ang pelikulang pinroduce at dinirect niya, lalo pang nabaon si John sa kanyang masamang bisyo. Bagay na madalas pagtalunan ni John at ng asawa niyang si Victoria. Hello? Sorry, wrong number. Lahap, sino'y tumawag? Wrong number. Teka muna, natawagan mo ba lang yung pinatatawagan ko? Yung mga talent coordinator ba? Naibigay mo ba yung bagong number natin? Tinawagan ko sila, pero wala kasi ako nakausap eh. Kaya nagbili na lang ako. Eh, kaya naman pala walang tumatawag sa akin eh. Di sana tumawag ka uli. Diyos ko naman, konting pagsasakripisyo lang, Victoria, hindi mo pa ginawa. Ano ka ba naman? Ano pa ba namang sakripisyo gusto mo gawin ko? Araw-araw naman ako nagsasakripisyo para sa'yo, ah. Bakit hindi yung bisyo mo yung tigilan mo? John, wala na tayo. Wala nang kabuhayan natin. Itong bahay na to, nakasanla na. Lahat ng ari-arian natin, lahat ng lupa na benta na natin lahat. John, ngayon nga, ngayong araw na to, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kung sino pang pwede kong lapitan na tao para hingan ng pera, para utangan, ano pang gamit sa bahay na to pwede kong ibenta? Wala na dyan. Ultimong pamalengke natin. Pinapambisyo mo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sinong hindi marunong pambisyo! Tapang ka nang sasagot, ah. Ha? Sinasabi ko na nga ba, eh. Katulad ka rin nila, ha? Ikaw na lang ang inaasahan kong uunawa sa akin. Akala ko kakampi ka. Hindi si John Sherrera minahal mo. Si John Regala. Si John Regala ngayon, wala nang pelikula! Si John Regala ngayon, laos na! Bakit ba nalaos si John Regala? Dahil natatakot sila. Dahil wala na silang tiwala sa'yo. John, aalis na lang kami ng mga anak mo. Hindi dahil hindi ka namin mahal, pero gusto kitang tulungan. John, hindi ko kayang nakikita ka na pinagtatawanan nila habang buhay. Kung hindi mo kayang itaguyod itong pamilya na to, tutulungan kita. Mahal kita, John, at ikaw ang minahal ko. Hindi yung kasikatan mo. Nakarating din sa ina ni John ang pagka-addict nito sa droga. Ma, akin na yan! Ma, is lang akin na yan. Gamit ko yan eh. Tapos, babayaan nyo na akong mag-isa muna. Ayokong pati kayong madamay sa galit ko, ma. Akin na yan, please lang. Ayoko kayong bastusin, ma. Please lang naman, oh. John! John, tigilan mo na ang bisyo mo!
lang ba kaya niyong sabihin sa akin? Tigilan ang bisyo ko. Tigil, tigil! Bakit ko kayo pakikinggan, ma? Nakinig ba kayo sa akin? Nung sinasabi ko sa inyo, ma, huwag niyo mo na kong iwalan dito. Nakinig ba kayo sa akin? Hindi niyo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Hindi niyo alam kung ang bigat na nararamdaman ko, ma. Gasgas na nga ang utak ko, ma. Yan lang ang karamay ko, ma. Yan lang, hindi ako iniiwan niya. Yan lang, papalakas na loob ko. Kaya please na kumawag niyo na akong pakialaman namin na yan. Anak, anak kita dyan. Anak kita kaya kailangan kong makialam. Bakit niyo ko iniwan kay Lola? Bakit niyo ko iniwan sa mga kamag-anak natin? Kaya kayo, sa tuwing may iiwan sa akin, para akong mamamatay. Kaya pag iiwan tao, minamahal ko, ma. Sinasakal ko dahil natatakot ako. Takot na takot ako, ma! Ayokong iwanan din ako. Mahal kita, anak. Mahal kita. Ma, sa'yo. Hindi ko gusto ang mga nangyari, anak. Maniwala ka sa akin. Anak. Mahal kita. Mahal kita, John. Maniwala ka sa akin. Ilang linggo, buwan na taon ang hinihintay ni John para muling maibangon ang kanyang bumagsak na career. Pero hindi na siya muling nagkaroon ng offer sa telebisyon at pelikula. Tuluyan ang naubos ang lahat ng kanyang naipon. At isa-isa ring nawala ang mga taong nagmamahal sa kanya. Pumunta si John sa iba't ibang studio, sa mga kapwa-artista at iba pang kakilala sa showbiz. Nakiusap na mabigyan ng trabaho. Pero ang tanging naibigay sa kanya ng mga ito ay mga pangako na walang katuparan. At pangungutya sa kanyang likuran. Dahil rin sa kawalan ay pumasok bilang driver at utos-utusan si John na mga kaibigang politiko at drug dealer. Dito, lalo niyang naramdaman ang panliliit at hiya sa sarili. Hanggang sa... Mama. Anak, may gusto lang ko mausap sa'yo. Di! Kumusta ka? Tuloy, ma. Pakisarado na lang pinto, ma. Di, pasensya na sa bahay, makalat. Puro kalat. Anak, gusto ko lang kausapin ng auntie mo. Mahal, auntie. Anong... Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang Diyos. Diyan ka matutulungan ng Iglesia ni Kristo. Para mapalapit ka sa Diyos. Ti, sa tingin mo ba, sa kalagayan ko ngayon, naniniwala pa ako na may Diyos? Simula pa nung maliit ako, hanggang ngayon, puro nilang hirap. Pinilit ko naman mapalapit sa Kanya. Lumuhod ako, nagmakaawa. Kung may Diyos man, auntie, siguro
pinipili niya lang yung mga titingnan niya, yung pagpapalain niya. Hindi makatwira ng Diyos, Auntie. Para sa akin, bulag siya. Bingi. No, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gusto mo, subukan mong sumama sa akin sa pagsamba ko sa Iglesia ni Cristo. Ha? Hello? Opo, nandito po si John. Sino po sila? John, ikaw ang gusto makakausap eh. Abo, baka yung sheriff na naman yan. Wala na kamo sila mga ano dito, ma. Ano ba bang kukunin nila dito? Diyos ko naman. Mga tao ito talaga. Hello? Sino to? Hello, John. Si Mario to. Mario! Uy! Mario! Ton! Kumusta? Anong atin? Ton, kasi may ginagawa kaming pelikula. Makataba ko yung pwede ka. Pwede ka ba? Abay, pwedeng pwede, Ton! Ano? Maganda ba yung role ko? Ah, ganun? Oh, wala tayong pag-uusapan doon. Ayos lang sa akin mo natin. Okay lang. Kailan yan? Kailan? Sa Biyernes. Tila sagot sa lahat ng mga pag-aalinlangan ni John. Mula sa pagiging sikat na bida at kontrabida, para siyang bumalik ulit sa pagiging extra. Diyan! Back up ka na! Ha? Doon tayo ha! Mag-set up ng camera doon! Bilisan nyo ha! Nakahabol tayo sa... Oo! Diyan! Bilisan nyo! Direk! Nakahabol tayo sa harap! Wala pala yung sena ko. Wala na ho ba ako ibang sena? Wala eh. Buti nga naisingit ka pa rito eh. Alam mo, tinatabla ka na eh. Alam mo, pinababan ka na eh. Sino naman nagpawaban sa akin, Direk? Ano naman nagtanong pa? Alam mo na kung sino yung... Oh, set up. Lipat na tayo dyan. Nakabot tayo sa araw. Diyos ko po. Hirap na ako. Hindi ko nakaraya. Hayaan yung tapusin ko na ito. Dati kasi dinadaan-daanan ko lang ang Iglesia ni Cristo at wala sa isipan ko na pumasok dito or ano. Lahat ng reliyon na pasok ko na. Wala nga lang sa listahan ko ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat iba yung dating sa akin noon. Matapos malampasan ang aksidente, pakiramdam ni John na bigyan siya ng pangalawang buhay. Ito ang naging daan upang magbalik loob siya sa Diyos at sa pamilyang matagal niyang napabayaan. John, alam kong wala kang kabuhayan ngayon. May gusto kong ialok na tulong sa iyo. At sana huwag mong tatanggihan. Bakante itong bahay na ito. Kung gusto mo, dito ka tumira. Maraming salamat po, tatay. Malaking tulong po ito. At kung may kailangan ka pa, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Opo, tatay. John, lagi mong isipin
na mahal ka ng amang nasa langit. Opo. Kaya nga mahal kita. Magpakatatag ka sa lahat ng mga pagsubok. Ang ating mga nararanasan ay para sa ikabubuti at ikatututo natin. Sa awa at tulong po ng Ama, magpapakatatag po ako, Tatay. At para naman hindi magiging malungkot ang pagtira mo rito, may mga tao na akong kinausap para makasama mo. Tay, maraming salamat po. Lap, patawarin mo ako, ha? Patawarin mo ako, Lap. Akala ko tuloy ang kanang mawawala sa amin ng mga anak mo. Ang pinagbuklot ng Diyos, hindi mapaghihiwalay ng kahit sino, magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo ulit sa akin. Opo, sige po. Salamat po ulit. Love? Bakit? Sino yun? Sino tumawag? Producer? Kinukuha nila ako para maging kontrabida sa pelikula. Oh, hindi ba dapat masaya ka? Di ba magandang balita yun? Hindi. Hindi ako masaya. Hindi masayang masaya! Kahit matagal nang tinalikuran ni John ang masamang bisyo, tila nakatatak na ito sa kanyang pagkatao. Dali sa ospital. Direk, stuntman natin, nasugatan, ha? Ganun ba? Oh, sino yan? Andiyan na, si John. Ha? Ba't pinapunta nyo pa rito yan? Akala ko ba, Direk, pinalitan nyo na yan? Tingnan nyo naman, first day shooting natin, late. Eh, ako bida rito, kanina pa tayo umaga rito. Direk. Akala ko naman kasi nagbago na, eh. Mike, pasensya na, ha? Nasiraan ako ng sasakyan, eh. Nahiya nga ako sa inyo, Direk, eh, Mike. First day, na-late ako. Pero hindi ko sinasadya. Huwag ka na mag-sorry. Kumuha na kami ng kapalit mo. Mike, Direk, maniwala ka naman kayo sa sinasabi ko. Totoo naman yung kahit na itanong doon sa driver ng inarkila kong van. Talaga nasira ang sasakyan ko. Eh, kung gusto nyo, di awasin nyo na lang sa talent pick ko lahat na naging sagabal dito. Okay lang sa akin yun. Bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Mike, sige na naman, oh. Kung iniisip nyo na nagdodroga na naman ako, hindi na. Nagbago na talaga ako. Direk. Mike, please. Sige na naman, oh. Alisin mo ito rito, Direk, ha? Baka aminit ulo ka. Mike. Ano? Pagamit ko ito, ha? Sa susunod na lang na project. Direk, trabaho na tayo rito. Oh, sige. May reverse tayo, ha? Siguro, nagbabato na naman yan. Dito. Late. Pambihira o pasaway. Lang nila ako pinakinggan. Siguro iniisip nila, atik pa rin ako.
Eh, talaga naman ang sira yung sasakyan, di ba? Hayaan mo na yun. Sigurado naman ako marami pang dadating eh. Tsaka hindi mo kasalanan yun. Siguro ka. Oh! Ano nangyari? Ba't tumiiyak ka? Gilbert, halika. Gilbert, ano nangyari? Bakit tumiiyak ka? Ha? Ba, kasi loko na mga kalaro ko eh. Ano sabi? Ano? Magsalita ka. Ano ang sinasabi tungkol sa akin? Ano? Alik daw kayo. Kaya nausap mo daw kayo. Teka! Sino ba yung mga kaibigan mo na yan, ha? Yung mga kalaro mo na yan? Bukas na bukas din kakausapin ko mga magulang nila. Ang sasama ng ugali nila. Ang babata pa nila kung ano-ano nang lumalabas sa bibig nila. Lap, pabayaan mo na sila. Eh, huwag mo nang patulan. Hindi sila dapat nakikitungo sa mga batang ganyan. Nak, Kiper, kuha mo ako ng coupon ba at saka pet and pet. Ito, makinig kayo, ha? Ano nakikita niyo rin? Itim na tuntok po. Keeper, ano nakikita mo dyan? Tuntok po. Hide. Itim na tuntok. Yang itim na tuntok na yan, yan yung mga masasamang bagay. Yan yung dumi. Yan ang tuldok sa buhay ng isang tao. Pero itong puti na bumabalot sa tuldok na yan, hindi nila napapansin. Diba? Yan puti, ang pag-ibig, ang pagmamahal. Ang papa niya natuldukan din alam. Nadumihan din ang papa ninyo. May mga nagawa ang papa niyo na hindi maganda. Pero, anak, higit doon ang nagawa kong kabutihan. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko ang mama niyo. Kaya, laging tatandaan yung anak, ha? Mas maraming nagagawang kabutihan ng papa. Okay? Mahal ko kayo, ha? Hindi magbabago yun. Sige, matulog na kayo. Oh, kiss mo na. Good night, anak. Oh, hindi. Nakumiyak, ha? Sige na. Okay ka lang? Oo naman. Ang mahalaga sa akin ngayon, magkasama tayo. Masaya tayo. Hindi na mahalaga sa akin kung ano sasabihin nila. Hindi na ako natatakot. Bakit? Dahil nandiyan kayo. Kayong mga naniniwala sa akin. Higit sa lahat. Nandyan siya para gabayan tayo. Talagang wala na dyan, ha? Wala na po. Walang bulahan yan, ha? Wala po. Sinusumpa ko po. Wala. Wala na po. I'm happy for you. Ngayon, pero alam mo, maraming mga kabataan. Opo. Ang ngayon, ano ha, eh, kasalukuyang nagugulumihanan pa rin, no, kaugnay pa ng drugs. No? Opo. Anong maipapayo mo sa kanila? Ikaw, ang dami mo nang pinagdaanan. Nandyan hanggang munti ka na magpakamatay. Opo. Ay, hindi pala, nagpakamatay ka. Mabuti na lang at nabuhay ka. Opo. Eh, makikita mo kung namatay ka noon, ano? Eh, talagang doon ko naman po talaga napatunayan dito na hindi ako iniiwan ng Diyos. Kaya saan? Aha. Kahit sa magmula ng bata ako, lahat ng tao iniwan ako pero ang Diyos hindi po. Ah, talaga? Opo. Kahit kailan? Opo. He is always there. Opo. Pero ano yung pinaka sad-sad na ano ng buhay mo sa tingin mo? Nawala ang career ko because yung sa drugs nga po. Nawala yung financially down ako. Then yung nagkaroon pa kami ng ano nung asawa ko na hindi na kami magkahiwalay. Anong maipapayo mo una doon sa mga magulang? Pag-ibig lang po, Tita Men. Karamihan po sa atin, pag nagkakaroon po ng problema ganun tungkol sa drugs, pinipersecute na natin yung tao. Pero kung papakitaan natin sila ng unconditional love,
na talagang walang hindi kayang tunawin ang init ng pagmamahalin. Magbabago at magbabago ang tao pag niyakap mo yan. Doon naman sa mga kabataan, matuto kayong mahalin nyo rin ang sarili nyo. Kasi, bakit? Hindi ba pagmamahal sa sarili yun? Makasarili po ang tawag po doon. Makasarili? Opo. Kasi po hindi nila iniisip yung mga nasasaktan nila. Sa mga anak mo, paano mo ngayon sila hinuhutok? Nakita nila yung sama na idinulot sa akin ang pinagbabawal na gamot. Nakita nila yung mga pagwawala ko, nakita nila yung mga kakulangan ko. So sabi ko, anak, ngayong nakita nyo na yan, huwag nyo akong gagayahin. Huwag kayong titikim o nitingin, huwag yung titingnan. Napakahirap po kumawala, Tita Mel, sa Shabu. Napakahirap po. Tama bang isipin ko, di galit na galit ka ngayon sa mga pusher? Siguro kung di sa akin nangyari mga bagay na yun, hindi rin ako matututo, Tita Mel. Eh, anong plano mo ngayon sa buhay? Makabalik sa pelikula, sa show business. Sana po, kung may nagawa man akong nakaraan, pinagbayaran ko na po yun. Sinisigurado ko, itong pagbabalik ko, wala silang magiging sakit ng ulo sa akin. Magiging very professional ako, mamahalin ko yung trabaho ko po talaga. Sana nga. Magtuloy-tuloy na. Opo. Magtuloy-tuloy na ang karir mo at makamtan mo yung hinahangan mo. Kaya gusto kong pasalamatan itong Magpakailanman kayo po, Tita Mel, no? Sapagkat sa break na ibinigay sa akin, kung hindi po sila nagka-interest na kunin yung buhay ko para isadula yung buhay ko, wala na po, mawawala na talaga ako ng pag-asa. Pero ngayon, unti-unti ko pong nakita na natanaw yung pag-asa, kaya ito nagsusumigasig na naman po ako na talagang makabalik ng Pilipinas because of the Magpakailanman. Sa mga staff, sa mga lahat ng bumubuo ng Magpakailanman, kauna-unahan na po kayo, Tita Mel. Maraming salamat po sa break na ibinigay niyo sa akin, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Sana po, hindi lang po ito ang una. Sana po, hindi rin ito ang huli. Sana po, maging kapuso niyo na talaga po ako dito sa Channel 7. Ang ganda yun. Ang ganda sana yun. Po eh, kung binuksan nyo na yung bintana, eh, sana po eh, lubos-lubosin nyo na po ang pagtulong sa akin. Pati pinto, buksan na. Opo. At hindi po kayo magsisisi. Wala po kayong pagsisisihan. Lahat po gagawin ko. Promise, wala nang drugs. Promise, 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 promise. Hanggang ngayon, patuloy pa rin si John sa pagiging isang buhay na testamento ng pag-asa at pagbabago. Bagamat hindi na siya gaanong aktibo sa telebisyon at pelikula, hindi naman niya ito ganap na tinatalikuran. At gaya ng ibang taong naligaw ng landas at muling nakabalik sa tamang daan, pangalawang pagkakataon din ang hinihiling ni John. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako. Mamay sa iyong lungkot, habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang ibig natin ay awitin ko. Sana ay pakinggan. Magpakailanman, magpakailanman.